Nagtipon ang siyam na Adventist churches sa distrito ng Southern Quezon Free District sa kanilang Mid-Year Praise Program na idinaos sa Tagkawayan, Quezon. Doon ay pinuri at pinasalamatan nila ang Diyos sa kanyang pagpapala at pangunguna sa pagpapatuloy ng taon. Ang balita hatid ni Jemilu Llobit. Sa kabutihan ng Panginoon, matagumpay na idinaos ang Southern Quezon 3 Mid-Year Praise Program na may temang I Will Go With My Church. Ginanap ang Sabbath Worship kung saan ito ay dinaluhan ng mga kapatiran na nagmula sa siyam na iglesia ng distrito at naging panauhing tagapagsalita ang Southern Asia Pacific Division Youth Ministries Director, Pastor Ron Hinebago. Seeing the young people active in the Lord, abiding in Him, and trusting in Him, I'm really very happy to be with the SQ3. Bago magpasimula ang ikalawang serbisyo ng pagsamba, ipinakilala at ipinanalangin ang 14 na taong tatanggap ng seremonya ng bautismo na kung saan sila ay bunga ng Voice of Youth Expand 2022 at Revival and Crusade na pinangunahan ni SQ3 District Pastor, Pastor Stephen Aguirre. Ako po ay nagpapasalamat sa bagong natayo na Voice of Youth Team at nagbunga ito ng 14 na mga kaluluwa. Kaya nagpapasalamat ako sa VOY Team na kung saan sila ay nagtalaga sa para sa gawain ng Panginoon. At maraming salamat din sa mga kapatid na dumalo sa atin po Mid-Year Praise Program. Na bless po tayong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Bahagi ng programa sa hapong pagsamba, nagkaroon ng child dedication, gayon din ng Thanksgiving testimony kung saan nagbahagi ng pasasalamat sa Panginoon ang mga piling kapatiran ng bawat iglesia. Ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon ay bagaman ako ay nakaranas ng aksidente sa motor, naputol ang 5 buto ng aking katawan, ay nakalampas ako sa operasyon. Yung talata na nasa Romans 8:28, yun talaga ang aking pinangahawakan. Tunay na pasasalamat sa Diyos ang nadarama ng mga kapatiran dahil sa labis na kabutihan at pagpapala ng Panginoon na ipinagkaloob sa bawat isa sa loob ng kalahating taon kahit na marami ring pagsubok ang kanilang hinarap. Kung kaya, lahat ng papuri at pasasalamat ay tunay na dapat nating ibalik sa ating mahal na Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Jemilu Llobit para sa Hope Today and PUC News.